Ciao ragazzi, buongiorno! Kumusta po kayo mga kapalaboy, kawakwak? Sana okay lang po kayo. At welcome sa ating update video para sa paggawa ng bahay ni na Reynold and Jinky mula sa Agusan del Sur. Ayan po, mapapanood niyo po dito ang another update na ngayon po ay ginagawa yung railings at paggagawa at paglalagay ng mga tiles doon po sa loob ng bahay. So guys, exciting po ito at makikita nyo lang po talaga na sobrang ganda na po nitong bahay kapag nalagyan na ng railings. So panoorin nyo po. At ayan na nga po ang railings. Dinala na po ito dito ng ganito na pong assembled na uyari na. So ito po ay sinukatan muna nung mga nakarang araw at pagkatapos po na masukatan ay ginawa nila sa kanilang shop o dun sa kanilang talyer at doon inassembled, binuo at nitong natapos po ay idinala na po nga dito sa bahay na ginagawa. So ayan po, nakikita po ninyo na napakaganda po pati ng kulay. Ito po ay kulay gray. So kakaiba pong kulay, hindi siya yung normal na black. So ito po ay yung gray dahil ang magiging kulay po nitong bahay ay kulay gray po. So yan po yung aabangan ninyo. Ayan po ano, isang napakahabang railings itong ginawa. So ayan po, kinakabit na nila. Ayan si Raymond katama sa pagtulong, nag-assist. Ayan, mukhang nag-alam-alaman tong si Raymond. alam mo ba yan, Raymond? Ayan, sige, tama yan para at least alam mo na, ano? Na kahit paano may karoon ka ng experience sa mga railings na yan. So, bravo, Raymond. So, napaka-tibay po nung ginawa nilang railings na ito dahil po ito ay ibinaon nila sa semento o dun sa mga haligi. Nakabaon po siya at nilagyan pa po yan ng pinakamparang haligi dito sa may gitna na ibinaon naman dun sa taas ng dito sa taas, ano, ito yung tubular po na yan, makikita nyo na nakatayo. Ito po yung pinakang magpapatibay po diyan, yan ibabaon po yan dyan sa semento sa baba at dun sa taas. So sobrang tibay po ng pagkakagawa nito. So ito po yung inumpisahan na rin na lagyan ng tiles ang bawat loob ng bahay. Ito po yung sa loob ng kwarto, ito yung sa pinaka master bedrooms na almost tapos na po doon sa video na yon. So yan po yung pagkakabit ng railings. Ayan, nakikita nyo po yung taas na may isang tubular po doon na naka baon din doon sa pinakang taas at dito sa baba na siya naman yung pinakang haligi para maging mas matibay po yung railings dito sa porch. So ito na po yung kabuuan, no? At yung paikot ng bahay yung sa may pagkabilang gilid. Ayan po. Dito sa side na to, sa kaliwa, ay nailagay na rin kaliwa't kanan. So itong gitna na lang po yung kanilang talagang inaayos ng kabit, no? So dahil po itong gitna ay meron pa rin po siyang pinakang mini gate. Kumbaga meron po siyang pinto. Ayan, para ho for privacy na hindi basta rin basta makakapasok kapag po yun ay naka-lock. So ano na rin po yan para sa mga bata, no, for security. So meron po siyang maliit na gate para pwede siyang ilock. Ayan, at ito naman po yung tiles dito sa loob ng kwarto sa master bedrooms. Ayan, kung makikita nyo po ay halos tapos na po yan. Dito naman sa children's room or sa kwarto ng mga bata ay
Hindi pa siya totally natapos. So makikita niyo naman po dyan sa video na ginagawa siya. So sa susunod pong video, yan ay makikita po natin na tapos na. So ito na naman po si Reynold kung ano naman na ang pinagsusukat o pinagagawa. Ayan. So actually yan si Reynold po ay tinatanggal niya yung mga excess na mga simento, no, para pumantay. Pinapantay niya. Ayan, tingnan niyo po, kinukot-kot. Ayan. So bravo Reynold at ginagawa mo yan sa nag-o-overtime ka na. So para lalong mas madaling matapos yung paggawa ng bahay at kayo ay makalipat na dyan. So ito po yung kabuuan ng paggawa dito sa railings. So makikita nyo po na napakaganda na ng may railings na bahay. Ang terrace, di ba? So masarap po dyan na magpahinga habang nandyan ka, may merienda or nagkakape lang, di ba? Sa terrace. Ayan po. So yung gate na to, itong maliit na gate na to, hindi pa siya maisarang ayos dahil gawa po ng may nakaharang pa. So ayan po yung kahit yung pinto, kaya napakaganda rin po niya na channel. Lalong gaganda kapag yan po ay na-barnisan or na-pinturaan. So, ayan talaga na pang kinarir na ni Reynold ang papakinis o yung pagtanggal ng mga excess na mga semento dito sa pagkabit ng railings. So wala na talaga akong masabi, talaga namang ginalingan palalo ni Reynold dito. So bay, kahit naman siguro sino, no? May ganitong klaseng mansion, talaga namang sisipagan mo para mapabilis yung pagtatrabaho. So hanggat may oras at may kaya pa, kaya sige, trabaho lang. So yan, napakaganda po naman talaga ang pagtingnan, no? At ang sa railings pa lang ay talaga namang kaya-aya ng tingnan. So ito po, dun sa part na yon ay nagpatambak na naman po or nagpa-deliver ng mga graba, mga pagbuhangin para magamit dito sa sa tiles, sa mga finishing touch ko na mga gagawin pa. So hindi lang po masyado nakikita dahil ito sobrang layo. So malapit po siya dun sa highway. So ayan po, no? At yan na po yung achievement sa mga oras na yon. Magandang yan po yung natira na tayo sa puring, sakto lang po siya, walo. Sobrang masumpa yung mga kapikati niya. Yan po sir, ma'am, yung achievement namin. So ito po, yung ating na tayo sa puring. So ito po yung one, ma'am, sir. Yan, natapos na po siya doon. Dyan. So yung mga grout na lang po yung sa gilid-gilid at sa gitna, yung nalagyan ng grout, yung ulan. Tapos punta po tayo sa kwarto. Yung po, dyan po tagalan yung banday kayo na sa pagkating-kating sa mga kanto yan. Tapos dito. Tapos yung kwarto po namin. Hapon po, natapos ito. Tapos na po dito. So ang kulang po dyan is yung mga pupunasan lang po yan ng basahan para pumuti yung tiles ay bukas na mabas yung kulay. Yan, tapos na po sa kwarto. Yan, hindi pa yung apakan yung sa gilid kasi basa pa eh. Yan po. Yan, tapos na. Yan, dito din, tapos na. Yan. So yun na lang po talaga yung kulang. Bukas po, matatapos na po dito sa daanan.
sa floor. Baka po bukas umpisa na rin dito sa lababo. So ito na po yung i-clearing bukas. Dito po yung mga susunod na gagawin. Yan sa daanan po. Yan. Dito na po yung kulang maliit. Nalagyan na po sa iyan yung parang kulay gold na yan dito sa trap. Ito po yung kanyang stiffener. Nakikita niyo po yung slow, yung ganda po rin na yan pagkatapos. May stiffener po sa dyan. Tapos ako po, tinapakan ko na po ko rin na. Pwedin niyo po ako sa pagtapak doon sa ano, yan sa mga, yan binaon kasi ito eh. Yan sa mga kong matibay siya. Kapit talaga kasi binaon doon sa ano. Pinapakan ko po. Sinayangan ko po kanina, yan. Nakikita niya po. Wala po siyang walang ano, yun, walang tapak din yan. Ito yung pinapakan ko rin. Ayan po, yung achievement namin, ma'am, sir. So, thank you po ng marami, ma'am. Sir, God bless po. So, ito po yung naging tuhan ng ports. Ayan. Sirado na po siya. Tapos sir, ito po yung pinili kong dagdag na matatalas ngayong araw. Kapag ito na pinadala niyo. So, alin po na simento po ito sir. Tapos tatlong adhesive. Tile adhesive. Yan. Alin na simento. So yung isang simento na gamit na. Kaya yung natira po sa pera, sir, is 2,000 na lang po. Ang grocery na lang po namin yung pera. So, kung may pabili pa yung banda eh, wala na po kami magamit. So, pang grocery na po yung natira. Yan lang po, sir, ma'am, yung update namin. So, maraming salamat po. God bless po. Yan yung dalawa, sir, ma'am. Thank you. Ayan, napanood nyo po ang paggawa ng railings at mga tiles. So hindi pa po tapos ang flooring at meron pa po tayong mga tatapusin dyan dahil nakita nyo naman po na kulang pa kung mga hindi po natapos. Abangan nyo po yung susunod nating video dahil sa sunod pong video ay tapos na po ito at maglalagyan na rin ng tiles ang kitchen countertop, no? Abangan nyo po yan at malapit na po talaga itong matapos. So maraming salamat sa inyong panunood at syempre maraming salamat sa ating sponsor si Ma'am Lydia Pagdanganan at maraming salamat sa iba pa nating mga sponsor na tumutulong sa ating channel katulad ni Ninang Berry, ni Ma'am Christine, na Ma'am Donatel Alay at sa iba pa kina Ma'am Ilahinya Vlogs at sa mga iba pang mga sumusuporta sa ating channel. So maraming salamat po. Bye-bye, ciao, arrivederci.